Sa tingin niyo po ba talaga tapos na po ba nangyayari sa pandemya o sa tingin niyo parang hindi po talaga tapos? Ano po? Sa tingin ko po hindi pa. Kasi andami pa rin po namamatay tsaka andami pa rin po nagkakasakit. Kayo po? Di pa po dahil po nakakaano pa rin po tayo face mask. Nakakatakot pa rin po. Oh, sige po. Pero sa tingin nyo, natatakot pa rin ba kayo sa nangyayari sa pandemya o sa tingin nyo parang hindi pa po nakakatakot po? Ano po, parang hindi na po nakakatakot kasi marami na rin pong mga taong lumalabas, ganun. So parang hindi na po nakakatakot para sa akin. Okay po. Hindi rin po nakakatakot kasi marami na pong nalabas tapos di na rin po, ano po, nagkakatakot po. Pero sa tingin nyo, ilan pa kayang taon bago... Sa tingin niyo po kaya, ilan kayang taon bago natin sabihin na tapos na po ang pandemya? Ilan pa kayang years? Hindi ko po masasabi, pero I think kung magtutulungan naman po, siguro matatapos na rin po ngayon. Ngayon taon, ganun. Kayo po? Wala po akong masasabi po. Hindi niyo pa sigurado, no? Hindi niyo pa sure? Okay. Pero sa tingin niyo, ano bang inyong mga natutunan o aral sa likod na mahigit 3 taon na po tayo dito? Para sa akin po ano, mag-ingat na lang po tsaka alagaan na lang po yung kalikasan para hindi na po magka-virus katulad dati. Ganun. Apo. Kayo po? Natutunan po ay ano, yung di po dapat lagi pong palabas-labas, yung dapat maingat po sa sarili po. Oo. Pero ito po, dahil nga nung nangyaring pumutok po ang pandemya, maraming tao ang namatay. Pero itong tanong ko, kayo po ba, takot ba kayo sa kamatayan po? Ako po hindi. Ano, iniisip ko po is, ano po yung nasa likod ng kamatayan, ganun. Kaya, parang ang weird kasi iniisip ko, sabi ko, parang gusto ko mamatay, ganun. So, hindi po ako natatakot. Okay po. Natatakot po. Kasi iniisip ko pa po yung pamilya ko po, baka po, mapano po. Yun. Well, darating po tayo dyan, sundan nyo lang po yung mga ganung katanungan. Pero ito po, sa tingin nyo kaya, kung dumating na wala na pong COVID-19, talagang zero na po mga kaso, ano bang gusto nyo po gawin na hindi nyo po nagawa dati dahil lang nagkaroon ng pandemya? Para sa akin po kasi, na yung tita ko po is nasa Australia and gusto niya po sumunod talaga ako sa kanya. Siguro po yun, kasi bawal pa sa ngayon na bumiyahe yung katulad kong menor and siguro po yun yung gusto kong gawin pagkatapos ng pandemic. Okay po. Wala pong masasabi po. Kung dumating po na wala ng pandemya, wala ng mga kaso, ano bang gusto nyo pong gawin na hindi nyo po nagawa dahil lang nagkaroon lang ng lockdown at pandemic? Makipagbanding po sa ano, malalayo ko pong kaibigan at ano rin po, makapagsama-sama po kami na pamilya. E ngayon nga po, nandito nga tayo sa lugar na to na maraming mga ilaw at iba pa ma dahil nga papasko na. Pero simple lang ang tanong, ano bang inyong hiling o mensahe sa likod na nasa pandemya pa rin po tayo? Sana po magkaigi na po ang ating mundo at sana po wala na pong magkasakit po. Okay po. Ako po ano, sana po magtulungan na lang tayo para maisalba natin tong mundo. Ganun po. Pero ito po, sa tingin nyo, sa ganito mga pangyayari, ito na ba tinatawag nating new normal? Forever na po tayo naka-face mask, may face shield man o may mga quarantine? O makakabalik pa rin talaga tayo sa ating dating pamumuhay po? Ito na po talaga yung new normal dahil po arito po na po tayo laging nasa protection po, nagpa-protect na po sa sarili, kailangan na po na maging malinis. Para sa akin po ano, siguro babalik po tayo sa ano, sa dati kasi marami na rin po sa ngayon yung mga hindi nagsusot ng face mask and wala na pong face shield. Pero ito po, sa mga ganitong mga pangyayari, ano mang pakiramdam nyo pag meron kayong mga napapunod na balita? Yun nga, may pandemya pa rin, may mga bagong virus pa nga daw, may lockdown sa China, may gera pa rin sa Russia, Ukraine, at iba pong mga suliranin na nangyayari sa paligid. Ano mang pakiramdam nyo pag napapakinggan nyo itong mga balita na ito? Ano po, para sa akin po, naaawa ako kasi yun sa ibang bansa po is ganun yung nararanasan nila na nagsasuffer sila samantalang tayo na ganito, nagpapakasarap sa ganitong buhay na hindi naman dapat kasi ganun. Kayo po? Na-stress po dahil po para pong baka madamay po tayo sa kaguluhan po nila. Oo. Yan.
Ito po, may bawang kalintod na tanong, mabilis lang po ito, sundan nyo lang po ito. Tanong ko lang po, active ba kayo sa social media like Facebook, TikTok at iba pa? Minsan po, opo, minsan hindi. Dahil minsan po parang naboboring na po, gusto ko na po nung parang maging, ano po, may pag, ano po, face-to-face po. Mm-hmm. Kayo po? Ako po, hindi po ako active eh, kasi I don't have a cellphone na po. Tapos, wala po akong ano sa, masyado sa Facebook, pag nag-chat lang po sila, ganun. Tsaka po sa TikTok, hindi rin po. Kasi bawal. Pero ito, sundan nyo lang ito para mas natin maintindihan. Meron ba kayong napunod o minabasa kung bakit may pandemya, may gera, mayroong karahasan at iba pong mga sularin na nangyayari sa paligid? Dahil parang punot dulo, lahat ng tao ay nagkasala kaya naging resulta, may kaiklian ng buhay ng mga tao at may pagsubok po ang bawat isa, mabigat man o hindi. Narinig nyo po ba ito? Oh, parang hindi pa po eh. Mm-hmm. Dahil hindi rin po. Pero naniniwala po kayo dito na ito ang naging dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng mga iba't ibang mga pangyayari dito sa mundo na ito? Parang nakakaranas rin po. Mm-hmm. Kayo po? Ako po siguro oo. Kasi kasalanan rin naman po ata natin kaya nangyayari ito. Ito, sundan nyo lang to para mas natin maintindihan. Kayo po ba isang mabuting tao po? Hindi po. Wala pong ano po, perfect na tao po dito sa mundo. Mm-hmm. Kayo po? Hindi rin po kasi marami rin po ang nagawang kasalanan. Mm-hmm. Kasi sabi kasi sa dictionary, konting kaalaman lang po sa, para sa inyo. Ang ibig sabihin daw pala ng good o mabuti daw ay moral excellent. Sa madaling salita lang, dapat kiniklaim daw ng dictionary, wala daw tayong ginawang kasalanan, krimen, o iba pong mga nagawang kapalpakan dito sa mundo. Parang good record dapat. Maitatanong ko po, tingnan natin kung talagang tumutugma po ito. Kagaya po nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Ako rin po. Opo. Mm-hmm. Yun yung problema, lahat po talaga tayo dyan, bagsak. Baka ang grade po natin negative, may utang pa. Napakabigat po talaga na ano, kasi dapat di tayo magsasabi ng maling impormasyon, magsinungaling. Problema, lahat tayo po naipit eh. Yan yung mahirap. Pero ito po, kayo po ba yung nakapagnakaw po ng isang gamit, maliban na lang kung maliit o malaki po, kahit barya po yan, kahit sa internet na dinadownload po? Napagnakaw po, pero hindi naman po sa ano. Napagkaman lang daw. Mm-hmm. Ako po siguro opo. I think. Ito, tuloy po natin. Ulitin ko ang tanong. Yun nga po. Ang naging punto kasi pag nanakaw, yun nga, hindi po tayo technically huling po ng pulis, lalo kunyari barya lang naman 'yan. Pero ang problema po kasi, wala po tayong pinagkaiba sa mga kriminal na talaga nagnakaw, yung talagang nakulong kasi kahit nga sa online po sinasabi daw. Pag daw may internet, libre na lang daw, pwede daw i-download lahat. Ang problema yung iba po, binabayaran po. Halimbawa, okay, drama, yung mga mahilig sa anime, gusto nila, libre, da-download na lang po. Pero pag may bayad, ang gagawin, hindi, gusto natin yung libre. Mali po, pag ginakaw rin po yun. Yun nga, mahirap eh. May mga bagay din tayo talaga hulin po ng pulis dyan. Ang problema, malinaw po, pag nanakaw, wala po tayo pinagkaibig sa mga kriminal kasi hindi talaga sa atin. Dapat pinaghirapan po. Pero yun nga po, guilty nga po tayo lahat yan. Pero na-appreciate ko po yung patience and honesty ito po. Kayo po ba yung nakaranas sa pagkagalit sa isang tao, lalo bigla na lang kayo magbibis mode o yung magwawala na lang po kayo? Opo, sa ano ko po, minsan po sa pamilya ko po, dahil di po nila naiintindihan. Yung parang po, pinaglalaban ko po na yun, tapos mali lagi po. Ako naman po, opo. Lalo na po sa papa ko kahit hindi naman tama. Nakakaano pa rin po ako sa kanya. Naaano ko po siya. Na pagsasalitaan, ganun. Actually, yun nga po yung mahirap eh. Minsan naaangil pa nating mga magulang po eh. Pero ang totoo kasi, may mga bagay talaga na kailan tayo magal kung talagang mali. Pero ang naging problema po kasi, kapag bugso na po ng damdamin, yung talagang dumilim na po ang paningin, yung sobrang tinding galit, hindi pala natin pala kailangan barilin, patayin pala ang isang tao. Magsabi ka lang pala ng masasamang salita na hindi naman kailangan pagmumura, may nasaktan na pala tayong tao. Pananalita lang po ha. Ganun po katindi. Ibig sabihin, para tayong ibig sabihin. Sige, wait lang ha. Malakas ang hangin po talaga eh. Pero ibig sabihin po, parang kiniklaim po talaga na para tayong nakapatay po ng tao kahit pananalita lang po. Yun nga ang problema eh. Madali tayong mainitin ng ulo, nakakapagsalita tayo na hindi mabuti sa isang tao. Yun nga lang problema. Lahat po talaga tayo dyan guilty. Pero ito mga po, nire-respeto nyo ba magulang nyo lagi o minsan may away po na nangyayari? Minsan po may respeto po, minsan wala po. Kasi minsan po pag nire-respeto ko po, nasa mais po ang aking pag-iisip po.
Tapos ano po, normal lang. Pag hindi naman po, ano po, dahil ganun. Okay po. Ako naman po, opo, nire-respeto ko. Pero minsan po, sadyang paggalit ka po, na pagsasabihan mo po talaga sila ng masakit na salita. Pero okay naman po yung pakikitungo ko sa kanila. Yun nga po rin eh, may mga pagkakataon po talaga na nagkakaroon tayo ng misunderstanding, hindi pagkakaindi sa ating mga magulang. Pero magulang pa rin natin yan, dapat siyang respetuhin, tayo po yung mag-a-adjust talaga. Pero yun nga ang problema, lahat po talaga tayo dyan, guilty. Yun nga mabigat eh. Eto, hindi ko kayo gina-judge o hinuhusgahan. Tinitingnan lang natin kasi kung tama yung pinagsasabi ng dictionary. Eh problema nga, kagaya nga, hindi tayo mabuti. May nagawa tayo kahit isang nagawang kasalanan. Sa tingin ko tayo po yung mamamatay, hindi tayo alam kailan po yun, sa harap tayo sa tawag na judgment day. Sa tingin nyo tayo ba ay guilty o innocente po tayo sa ating nagawang kasalanan o krimen? Parang guilty po dahil po, dahil nga po nakagawa tayo ng kasalanan, ang tingin po ng ano po, makasalanan po. Okay po. So ako po, guilty kasi may sapat na kaalaman na po tayo para hindi gawin yung mga bagay na ginawa natin. Kaya, yun. Sa langit po kaya o sa impyerno kaya pupunta po natin? Para sa akin po sa langit, kasi hindi naman po yata sobrang bigat ng mga nagawa natin kasalanan na parang nagsinungaling ka lang or nagnakaw ka ng maliit na bagay na hindi naman siguro kabawasan yun para mapunta ka sa langit. Okay po. Sa langit din po, kasi alam ko po ang Diyos may puso po. Parang ano po, meron pa rin po natitirang awa po. Kaya sa langit. Ito po yun eh. Bigyan ko kayo ng konting halimbawa lang po. Halimbawa, may isang kriminal o suspect. Meron siyang nagawang mga kasalanan. Sabihin natin, may mabigat siyang nagawa o meron siyang magaan lang. Ang problema, may ebidensya na siya ay may nagawa siyang mali. Hindi mo niya pwedeng sabihin sa judge na, judge, sa tingin ko, baka konti lang naman yung nagawa ko, baka papag-usapan na lang po natin yung salitang areglo, yung parang makipagkasunduan na lang po tayo. Eh, kung ang isang tapat na judge, may ebidensya, gagawin yung kanyang trabaho talaga bilang isang hukom o judge, hindi niya, dapat sasabihin niya, anong pinagsasabi mo, anong areglo? May nagawa kang kasalanan, meron kang nasaktan na halimbawang tao, may nabiktima ka. Sa ayat sa gusto mo, kailangan kang itapon sa kulungan, kailangan mong pagbayaran. Tama po ba? Tama po yun. Tama din po. Ito kasi po yung problema eh. Sabi kasi sa Biblia, ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, hindi sumunod sa mga magulang, o kahit nga hindi nila nire-respeto, kinikilala ang Panginoon sa buhay nila, at marami pong ibang nagawang kasalanan, wala po makakarating sa langit kung hindi itatapon tayong lahat sa impyerno. Sa tingin nyo, nag-aalala ba kayo na dito tayo lahat babagsak? Tayong lahat talaga, kahit isa lang nagawa mong kasalanan, magaan man yan o hindi? Para sa akin, hindi po. Kasi, ano po, may isang sinabi rin po sa Biblia na lahat tayo makakapunta sa langit basta ano, sa puso natin yung Panginoon Diyos. Na naniniwala po ako doon. Okay po. Hindi po dahil po sa ano po, basta po pag pinagsisisihan po natin yung kasalanan, sigurado po naman na hindi naman po tayo mapapunta sa impyerno lahat po. Pero ito kasi po yun eh. Yung pagsisisi sa kasalanan, hindi po yan gagana, lalo na kung tayo ay nasa paghuhukom. Kasi parang ganoon din sasabihin niya ng isang suspect sa judge eh. Judge, nagsisisi na po ako sa aking nagawang kasalanan, hindi ko na po uulitin. Oh, dapat sasabihin ng judge, oh, dapat ginawa mo. Ang problema, ikaw ay nasa korte na. Dapat hindi mo ginawa yan na maraming beses yan. Ang problema, dahil may nagawa ka, wala na tayong magagawa, pasensyahan na. Ang totoo po kasi, mabigat po yung sinasabi ng Biblia kasi ibig sabihin, kahit isa po na nagawa natin kasalanan, kahit magaan lang po yan, hindi po tayo perpekto. Kasi unang-una, hindi nga tayo mabuti kasi may nagawa tayong kahit isa po nagawang kasalanan. Pero ito po, alam niyo po ba na ang kabayaran daw sa ating mga nagawang kasalanan ay kamatayan, sabi sa Biblia. Naniniwala po ba kayo? Opo, ako po. Naniniwala po. Po di, naniniwala. Ibig sabihin po, ganun po kabigat yun. Ibig sabihin, pag may nagawa pala tayong nagawang kasalanan, tapos hindi natin naayos lahat, ang kabayaran pala ay kamatayan. Yun yung mabigat. Pero hindi natin yun kayang lampasan po sa ating sariling gawa. Dito po papasok po kung ang isang tao, isang kriminal, ay lalapit po siya ng mercy. Alam niyo ba yung sabihin ng mercy? Narinig niyo po ba yung salitang mercy? Opo, kaso hindi pa po alam yung deep meaning. Ganun. Yung deep meaning, kaya po. Mercy po yung ano po siya, parang bigyan po siya ng awa po. Exactly, tama po yun. Ibig sabihin po nun,
ang isang kriminal o isang suspect, isang makasalanan, pwede siyang humingi ng awa sa Panginoon, sa judge. Ibig sasabihin niya na inaamin niya po yung kanyang nagawang kasalanan, inaamin niya po yung kanyang naging kahinaan, kanyang kapalpakan sa buhay. Dahil po ang Panginoon at ang judge po ay hindi lang po siya pang hustisya na itatapon lang po ang kriminal, tapos sa po usapan, the end na po ang story. Hindi po. Kinikilala niya po yung mga taong lalapit sa kanya ng may kahabagan, sa mga taong totoo nahihingi talaga ng mercy, dahil pwede po magbago ang takbo ng mga kaso. Dahil ito po ang tanong, ano bang ginawa ng Panginoon upang hindi tayo itapon sa impyerno, tayo po ay makalis po sa judgment day? Miniisip po ba kayo? Yung ano po, namatay po siya. Yung sinakripisyon niya po yung buhay niya para sa atin. Okay po. Yun din po yung akin po, yung pinako po sa cross. Narinig niyo ba yung salitang piyansa? Parang yung piyansa po yung kabayaran po. Uh-huh. Kayo, narinig niyo po yung piyansa? Piyansa is yung parang binayaran, nagbayad. Yan yung dahilan para maglumaya ang isang tao. Dahil ito po yun, tayo pong lahat ay makasalanan. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Opo. Yun nga po, may nagsakripisyo na po, yun nga po. Kaya po natin pinagdidiriwang ang Disyembre ay dahil sa Panginoong Hesukristo. Inalay niya po ang kanyang sarili na gusto niya po magbahagi na magpapalaya po sa lahat ng mga tao. Kung hindi po totoo ang pinagsasabi niya, bakit po siya pinatulan at pinahirapan? Ibig sabihin pala, truth hurts. Kasi bakit nila ginawa yan? Eh wala namang ginagawa. Nagsalita lang siya ng katotohan. Parang freedom of speech. Kalayaan lang sa pagsasabi na nasa tama naman proseso. Problema po, nung panahon na yon, siya po ay nililite sa korte. Eh wala pong ebidensya, wala po talaga. Ang ginawa ng judge, ginigipit po siya ng mga tao. Kaya nangyari, siya po ay nakaranas na at siya ay hindi na makalaya. Tinorture na po siya, pinahirapan na po siya at ibang tao po ang pinalaya. Pero hindi lang po siya tao, siya na po ay Diyos. Kasi diyan na po papasok para mabayaran ang kasalanan sa libutan. Binayaran niya yung kanyang sarili, yung kanyang dugo po. Para sa mga tao, namatay man siya sa krus, pinako siya doon, pero siya ay nabuhay ng pangatlong araw para matalo po ang kasalanan, matalo po ang kasamaan at mayroon pong buhay na walang hanggan dahil may nag-ako po ng responsibilidad. Sa madaling salita, kung ang isa pong suspect, siya ay hahatulan na po ng guilty. Yung papaluin na po siya doon sa korte, di ba? Yung parang case closed na dapat. Pero may nagbayad na po ng piyansa. Bukas na po ang pinto ng korte at siya po ay palalayain na siya at magiging ordinaryong mamamayang tao na. Ganun po, pwede po yung mangyari. Ganun po ang ginawa ng Panginoon sa Kristo. Inalan niya po yung kanyang sarili at yun na po naging daan para mabayaran ang kasalanan sa libutan. Pero ang kaligtasan po talaga ay hindi talaga tayo sa sariling gawa. Dahil may bahid po eh. Galing po yan sa biyaya ng Panginoon. Pero may dalawang bagay po para makamit yan. Una po ay ang repentance. Narinig ba yung salitang repentance? Hindi pa. Pero parang ano. Unfamiliar po. Unfamiliar. Sa madaling salita ay pagsisisi sa kasalanan. Babaguhin ang ating puso at isipan. Parang sakit, di ba gusto niyo pong gumaling? Opo, pagbisa sakit. Opo, syempre na. Ganun po yun, hindi po siya perfectong proseso. Magkakamali pa rin po tayo 24 oras, 365, 1/4 days. Isipin, pwede tayo makagawa ng pagkakamali. Pero ang pinagkaya po, hindi na tayo mabubuhay sa kasalanan. Lalayo na po tayo sa tinagawang kasalanan. Continue process, patuloy na ayusin natin ang ating nagawang pagkakamali. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang bilang Panginoon tagapagligtas. Pag nagawa natin yun, dyan na po papasok na pwede na tayo patawarin ng Panginoon. Bibigyan na tayo ng bagong puso at isipan at bibigyan na tayo ng bagong katauhan. Hindi na tayo yung dating sarili natin na puro mali ang ginagawa natin. Dahil ang gusto natin ay ang Panginoon po ang malugod o mag-glorify. At dahil po doon, meron na pong buhay na walang hanggan at meron na pong pag-asa dahil meron na pong tagapagligtas dahil sa Panginoong Hesukristo. Sa tingin niyo po, nagsasabi po ng totoo? Parang nagsasabi naman po ng totoo yun. Okay po. Opo, nasa Biblia po kasi yan. Pag-iisipan niyo ating napag-usapan po? Po? Pag-iisipan niyo ating napag-usapan po? Opo. Siyempre rin po, opo. Ito po, bago po umalis. Bakit tayo nandito sa mundo na ito? Para po, ano, matulungan po natin yung mga ayob po, makapag, ano po, pag dito, paglingkuran ng Panginoon. Same din po sa kanya, para po mapagbayaran din natin yung mga nagawa nating kasalanan kasi po, yun nga ano, nagkasala po tayong lahat. Ang totoo po kasi niyan, for sure, itatanong sa inyo yan sa school, mag-essay writing kayo for sure, baka may ganyan. Yung tiyatawag din ay philosophical question o yung mga buha, tanong tungkol sa buhay. Sa madaling salita, kaya po tayo nandito sa mundo na ito, ay para makilala natin ang Panginoon.
Alam niyo po ba na tayo po'y 8 bilyong tao na dito sa mundo na ito? Amo po, nasa balita po. Opo. Yan po, yan po ang sabi sa balita na 8 billion na po tayo. At ang sinasabi sa balita, ang Pilipinas po pala ang isa sa mga bansa na lalo pang lalaki ang populasyon natin. Dahil ang base sa huling balita, 110 million at pwede pang lumaki pa tayo. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon talaga na tumami tayo, makilala pa natin siya, makilala ang kanyang paglikha. At higit sa lahat, makita po na sa buhay na tinatahak po, ang ating pong sandigan, ang ating pong pag-asa ay makilala natin ang Panginoon. Kasi ang buhay po kasi hindi lang po pakikipaglaban lang sa kasalanan. Kayo po ba nakarinig na ba kayo na pag wala ng pag-asa, magpapakamatay na lang po? Meron po sa mga ano po, yung mga wala na pong pag-asa. Ako po, opo, kasi may kakilala po ako nagpakamatay kasi nawalan po siya ng pag-asa. Nakakalungkot po yun. Pero anong pakiramdam niyo pag napakinggan niyo po yun? Ano po, medyo nagugulat po na may konting awa kasi ganun nga po yung nangyari sa kanya. Okay po, anong pakiramdam niyo po yun? Ano po ulit yung tanong po? Anong pakiramdam niyo, yung pag narinig niyo yun may magpapakamatay po? Siyempre malulungkot po dahil sinasayang lang po nila ang buhay po na ginawa po ng Diyos. Kasi yun po yung pinakamahirap po talaga. Lahat po talaga tayo, magkakaroon tayo ng pagsubok. Lahat po talaga, wala pong ligtas. Pero hindi ibig sabihin po noon ay wala na pong pag-asa. Kasi iba nga po, na namamalimos nga sa kalye, buhay pa rin hanggang ngayon. Ibig sabihin, hindi na iniisip kailan man magpakamatay na ibangga po sarili nila sa trends, sa sasakyan. Yun nga lang po, talagang hahamunin po tayo kasi ang punto po dito ay magpakumbaba tayo. Humility, humble, hindi pagyayabang. Kasi ang ating talino, ang ating galing, eh galing lang po talaga sa Panginoon. Kung hindi dahil sa Kanya, wala po talaga tayo dito sa ating buhay. Kaya napakahalaga po talaga na dumipende tayo sa Kanya, patuloy tayo lumaban, at higit sa lahat po, sa gitna ng ating pinagdadaanan, eh walang posible dahil mayroon po tagapagligtas dahil sa ginawa ng Panginoon sa Kristo. Maraming salamat po. Meron ba kayong katanungan po? Wala. Wala na po. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. Sige, salamat din po. Mag-ingat din po kayo. Salamat din po, ingat po.